Magandang araw, ako po si Tito Gaming at welcome sa ating YouTube channel. Ito po ang review natin ng Cooler Master Storm Controller. It's their first entry pagdating sa wireless gamepad category. Knowing Cooler Master since then, alam mong isa sila sa mga brand na sincere at very dedicated talaga sa mga PC components and gaming gears nila. Hindi nagmamadali or mema release lang yung ina-up sa market. Kaya I am very excited to share sa inyo yung gaming experience ko. At the time of recording, nagkahalaga po ito ng around 2,100 pesos sa Shopee and Lazada stores. The packaging is very straightforward naman, bubungad sa iyo yung manual, makapal niya USB Type-C charging cable and at syempre yung controller mismo. Kinagandahan, the design is in the familiar territory naman, just like any other controller layout na kinasanayan natin. Syempre with Cooler Master purple accents, sumiilaw na Cooler Master home button kasabay ng LED indicator sa baba at katabi nito yung iba't ibang function buttons and toggles. Bluetooth 5.0 yung pinaka main weapon nito in terms of wireless connection, multi-device connectivity na compatible sa Windows, Android and iOS devices. Technically, meron itong apat na Bluetooth profile file kung saan pwede tayo mag-switch ng connection on the fly. So, hindi na natin kailangan mano-mano mag-pair ng connection from time to time. Heads up, meron ding added feature itong Cooler Master Storm na pwede siyang mag-act as a mouse cursor. Though, I am not seeing everyone to rely on this feature on a daily basis, pero convenient din sa haling may gusto lang tayong i-access on the go habang connected sa controller na ito. Moving forward, nagustuhan ko yung initial sizing or pinaka-dimensions nito na hindi siya gaya ng ibang wireless controller sa market na masyadong stretch out yung design to the point na medyo challenging ng hawakan, no? Keep in mind na importante pa man din ang ergonomics para sa isang game controller talaga. Kaya dito, hand-sculpted form factor ang tawag ni Cooler Master sa overall mold or design nito, no? Kaya yung term na how it feels on hand, generously comfortable and effortless hawakan. Kung sisilipin natin maigay dito sa pinaka-ilalim na part na pinaka-ginigrip natin, meron itong anti-slip halo texture na I'm not sure nga lang kung nakikita maigay sa camera, pero para siyang maliliit na Cooler Master logo talaga. For my standards, enough naman na para maging grip at the same time, hindi rin abrasive sa balat na nakakairita. Definitely, mas gusto ko yung ganitong textured surface lang instead of rubber material na nababakbak over time. Meron din itong rumble support powered by dual motor sa loob para mas feel natin yung intensity ng game na nilalaro natin. Adjustable on the fly yung haptic feedback na ito kung tawagin. So, hindi na natin kailangan mag-install ng software pa. 75% yung default level or power nito. So, pwedeng-pwede pa nating i-push to 100 para sa mas satisfying vibration level. On my scale, meron itong decent amount of weight na 220 grams na for me sapat naman na para maging stable sa pakiramdam to the point na hindi rin sobrang bigat na nakakangalay. And despite of this weight na considerably magaan pa for today's standard, meron itong 1000 mAh battery capacity na kayang umabot ang hanggang 40 hours continuous playtime. Para sa akin, decent and enough naman to sa usage ko. Upon checking kasi online, nasa 40 to 60 hours talaga ang battery life ng mga wireless game controller sa ganitong price point. So hindi na rin nakakabitan ng isang charge kahit papano. Emphasize ko lang din na USB Type-C insert na ito. Bukod sa kasamang charging cable, sakaling wired mode or while charging natin gagamitin, pwedeng-pwede natin itong salpakan ng ibang Type-C cables na nagkalat sa desktop natin from keyboards at sa mga gaming mouse. All in all, design and style-wise, hands down ako. Never naging toyish sa pakiramdam, confident ka na pwedeng pang bugbugan or hardcore na gamitan. Nagpadala din ng Cooler Master ng kanilang bagong accessory, gem kung tawagin. Design ito as a holder para sa iba't ibang gaming peripherals natin, gaya ng gamepad, headsets, mobile phone, you name it, ultimo mechanical keyboard basta hanggang 2 kilos, pwedeng-pwede. Combination ito ng strong magnets at anti-slip material, pwede din sa iba't ibang surface kung gagawin natin yung parang pinaka-sandwich method kung saan naka-in-between siya sa pinaka-material na pagdidikitan natin na up to 4mm ang thickness. Rubber-coated na rin itong pinaka-steel arm or hook mismo kaya mas reliable at mas safe yung gaming gear investment natin. Sa likod, meron itong cable management slot para sa mas malinis na presentation at very customizable din ito, ah. Sa website kasi nila naka-up yung iba't ibang printables kung tawagan kung gugustuhin natin mag 3D print ng iba't ibang style ng mount para dito. Simple lang pero very handy and effective na accessory, laking tulong din para maging clutter free yung desktop natin. Isa pa lang yung ganito ko as of now and I am looking forward talaga na magdagdag pa para sa iba't ibang gaming gears ko. Sa mga interested, maglalagay po ako ng links sa description below. So going back, pagdating sa ABXY buttons, color matching purple din ito na medyo transparent yung vibe. Mas preferred kong ganitong hindi umiilaw na buttons bukod sa mas tipid sa battery eh hindi rin nakaka-distract kapag ginagamitan natin. Healthy naman yung pinaka-actuation and very intact sa pakiramdam, wala masyadong paggalaw or wiggle. Sa kaliwa, hybrid D-pad design ang tawag ni Cooler Master dito, definitely hassle-free gamitin for directional controls and sweeping because of its circular design. Kumbaga mas mapapadali kasi at ma-abuse natin ng maigi yung design or style
style na ganito kumpara sa crosspad design ng iba na laser focus sa up, down, left, right function. Dito kasi tila naiikot mo na siya ng 360 degrees, pabor na pabor yung combo lalo na sa mga fighting games gaya ng Tekken 8 na nilalaro natin. Wala rin akong naging problema actually pagdating sa joystick na to na very responsive, rubberized top with textured edges and purple accent sa ilalim. Though may mga nababasa tayong comments and reviews online na medyo wide yung sizing at may kalaliman daw yung dating na hindi trip ng iba. Personal preference, actually mas gusto ko yung ganitong lapad na mas nahahawakan at mas nadidepende ang feeling kesa sa maliit na sizing ng thumbsticks ng iba. Well, syempre didepende na lang din siguro sa style ng gamer kung paano humawak or gumamit ng thumbsticks talaga, but again, comfort wise, wala naman ako nakitang mali sa design na ito. For those who are interested, meron din itong sensitivity and dead zone settings na na-adjust din on the fly. Again, hindi na natin kailangan ng software sa gamepad na ito, built-in na yung settings or adjustments na gugustuhin natin. Sa rear part, andito yung traditional RTRB and LTLB triggers na kulay purple din, very responsive na may magkaibang click or actuation feel. According to Cooler Master, perfect balance ito ng rigidity and flexibility para sa mas accurate and distinct triggering experience. Keep in mind na wala nga lang itong extra paddle button sa ilalim gaya ng ibang game controllers ng ibang brands, which is baka deal breaker sa iba. Lalo na sa mga games na nangangailangan or gamers na dumidepende at nagbe-benefit talaga in-game sa extra paddle buttons. Sa kagaya kong FPS PC gamer na keyboard and mouse talaga ang main weapon at secondarily ginagamit lang ang game controller sa mga NBA 2K, Tekken, casual shooter games and racing games, adventures or any other MMORPG, for me, more than enough naman ay nakagawin natin buttons and trigger combination ng isang game controller kagaya ng meron dito. So, tansyahin na lang siguro din natin no, yung priorities and extra features na kailangan talaga natin. Pagdating sa gaming, actually wala ako na-encounter na issues regarding sa wireless performance from compatibility and stability. It's a solid performer. Ganda ng latency na bigay, wala akong delay na naramdaman. Nagustuhan ko rin yung convenience sa maraming Bluetooth profile kasi connected ng sabay yung dalawang Cooler Master Storm ko. Wala rin akong concerns sa pinaka-physicality ng produkto mismo. The design is subjective, yes, baka kasi gusto ng iba yung sobrang aggressive or flashy type ng mga game controllers. Pero ang nagustuhan ko sa theme na ito is yung combination ng minimal lang na vibe, pero may kick ng onte sa tulong ng purple accents para sa Cooler Master branding. Kaya for me, that's what makes the brand special. Hindi nila kailangan magpaka-overwhelming or maglagay ng unnecessary implementations para maging interesting sa competition. Ewan ko kung ako lang ha, kasi yung design language din talaga ng mga gaming peripherals na lumalabas at re-review natin, more on minimal lang din yung approach pero laser focus sa performance. Kaya para sa akin, ayun yung pattern na pinagpatuloy lang din ni Cooler Master. Ika nga nila, less is more. So yun lang po, natamaan naman nito lahat ng checkboxes ko so far. I will definitely keep this on my desk para enjoy yung mga larong binanggit natin kanina. It's an automatic recommendation kung gets mo rin yung approach ng brand sa release na ito. At the end of the day, it's simple yet satisfying gear from Cooler Master. Ulitin ko, hindi man ito overkill na klase ng game controller guy ng ibang naka-up sa market ngayon. Pero sa review and gaming experience, literal mas na-appreciate ko yung pagtutok ni Cooler Master sa most ideal fundamentals dapat ng isang game controller. Yun at yun ang gusto kong makita talaga sa price point na ito. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless.